clap your hands and wave your arms. Play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. Clap your hands and wave your arms. Play the drum and then rock the guitar. Hello again mga kids! Namiss nyo ba ang ating kwentuhan? Alam ko rin na namimiss na rin natin ang bawat isa at naniniwala ako na hindi na magtatagal at magkikita na rin tayo face to face. Pero bago po ang lahat, manalangin bilang pag-umpisa ng ating gawain. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa lahat ng mga pagpapala sa ating buhay. Patuloy mo kaming ingatan at protektahan mula sa pandemyang ito. Kasama ng aming mga mahal sa buhay, ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nang mamatay si Aod, muling namuhay sa kasalanan ang mga Israelita. Kaya't pinabayaan ni Yahweh na malupig sila ni Haring Jabin ng Hazor, isang lungsod ng mga taga-Kanaan. Si Sisara na isang Hintil ang kanilang punong kawal. Si Jabin ay may 900 karwaheng bakal. Ang Israel ay binusabos niya sa loob ng 20 taon. Muling dumaing kaya nga Israelita. Noon, si Propetisa Deborah na asawa ni Lapidot ang hukom ng Israel. Lagi siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng palma sa kaburulan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Dito ay pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang mga payo. Ipinatawag niya si Barak at sinabi niya rito, "Ipinasasabi sa iyo ni Yahweh na pumili ka ng 10,000 kawal sa lipi ni Neftali at Zabulon. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang mga pangkat ni Sisara, ang punong kawal ni Jabin. Ngunit malulupig ninyo siya." Sumagot si Barak, "Lalakad ako kung sasama ka." Sinabi ni Deborah, "Kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang tatamuhin karangalan pagkat si Sisara ay ipalulupig ni Yahweh sa isang babae." Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan nga si Barak sa lipi ni Neftali at Zabulon at sumunod sa kanya ang 10,000 kawal at lumakad na nga sila. Si Heber ay lumayo sa mga kasamahan niyang sinayo. Buhat siya sa angkan ng biyanan ni Moses. Doon siya nagtayo ng tolda sa malapit sa kagubatan ng Zaanain, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay si Sara na si Barak ay papuntang Tabor. Kaya tinipon niya ang 900 niyang karwahe at lahat ng kawal. At sila ay pumunta sa may ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, "Magpatuloy ka! Ang araw na ito ay nilaan ni Yahweh upang lupigin mo si Sisara. Pangungunahan ka ni Yahweh." Pumunta nga sila sa bundok ng Tabor kasama ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay na si Barak,
ni Lito ni Yahweh si Sisara. Nagkanya-kanyang takbo ang mga kawal. Si Sisara naman ay bumaba sa kanyang karwahe at tumakas. Tinugis ni Nabarak ang mga karwahe ni Sisara hanggang sa napatay nila ang lahat ng tauhan nito. Samantala, nakatakas si Sisara. Nagtago siya sa tolda ni Jael na asawa ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisara, ay ipinagtago niya ito sa likod ng tabing. Humingi naman ng maiinom si Sisara at binigyan naman niya ito ng gatas sa sisidlang balat. Uminom nga ito at saka pinagtagong muli. Sinabi ni Sisara, "Diyan ka sa pintuan. Pag may humanap sa akin, sabihin mo wala ako." Dahil sa matinding pagod, nakatulog ito. Nang makita ni Jael na ito'y tulog na, kumuha siya ng isang maso at tulos na tolda. Ito ang kanyang ginamit upang kitlin ang buhay nito. Nang dumating si Barak, nakita niya na lang ang bangkay ni Sisara. Anupat ng araw na yon sa tulong ng Diyos ay natalo ng Israel si Haring Jabin. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa malupig nila ang mga ito. Dahilan sa kanilang tagumpay na nakamit ay nakagawa si Deborah at Barak ng isang awit. Dito ay isinalaysay nila kung paano sila iniligtas ni Yahweh mula sa kanilang mga kalupan. Anumang mahirap na sitwasyon, mayroon ang bansang Israel, sa oras na taimtim silang tumawag at manalangin sa ating Panginoon, ay naroon ang kanyang pagliligtas at pag-iingat sa mga ito. Ang ating memory verse ay Psalms 6:1. God, it's our refuge and strength. Always ready to help in times of trouble. Ano-ano ang matututunan natin sa linggong ito? Number 1, ang Diyos ang handang tulong natin sa anumang mabibigat na sitwasyon na mayroon tayo. Kaya niya tayong iligtas, tulungan, at palakasin. Number 2, always listen to godly leaders. Kagaya ng pagsunod na ginawa ni Barak kay Deborah, kaya natamo nila ang tagumpay na hinahanap nila. At pangatlo, don't be afraid to take risks para sa Panginoon. Kung itiniwala lang sana ni Barak ng buo sa Diyos ang lahat, maaring siyang nakapatay kay Sisara. Nagkulang siya ng pananampalataya, bagamat sa huli ay nakamtan pa rin nila ang tagumpay na nagmumula sa ating Panginoon. Amen! Sige po, bilang pagtatapos, tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa lahat ng kaloob mo po sa amin. Salamat dahil kahit kami madalas na nagkakasala sa iyong harapan, ang biyaya at habag mo ay laging sapat. Maraming maraming salamat po, Ama, sa iyong lahat ng pagpurit pasalamat sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Activity time na naman po! God bless po sa ating lahat na matiyagang nakikinig at nanonood linggo-linggo. Ingatan po tayo ng ating Panginoon palagi mula sa masama at maging sa anumang uri ng mga sakit. Ito na po ang ating questions for the week. Number 1, sino ang punong kawal ng mga Kananeo na kalaban ng mga Israel? Number 2, alin ang 2 lipi ng Israel na tumulong upang digmain ang kanilang mga kalaban? At number 3, sino ang nakapatay sa pinuno ng mga kaaway? Ayan po, salamat pong muli sa ating Panginoon sa ating gawain linggo-linggo at nawa ay patuloy kayong napagpapala, mga kids and mommies, sa ating mga kwento. Hanggang sa muli po! Bye-bye!